Yan, so welcome back po sa ating Teach Your Education channel. So once again, maraming salamat po sa pagsusuporta. So good news po sa ating lahat, naka 247 subscribers na po tayo. Okay, sa lahat po nang nag-subscribe, maraming salamat po. Hopefully, patuloy po tayong sumuporta, i-share at panoorin ang ating mga videos. Okay, so this time, nagbabalik pa po tayo para sa isang video wherein tungkol po ito sa aking nasabi doon sa aking previous video about sa OBS basic tutorial. So, ngayon po ituturo ko sa inyo yung tungkol sa hotkey. Okay? So, before tayo mag-start, ulitin ko lang po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para sa marami pang videos. Okay, start na po tayo. So, unang-una is magbubukas po tayo ng OBS Studio. Okay, so meron po tayong blank space. Anyway, bago tayo mag-start dun sa hotkey, meron lang akong konting gustong i-discuss po dito sa ating tutorial na to na na-miss kong i-discuss dun sa basic. Okay, kapag unang-una po nating na-install yung ating OBS, pansinin po natin na ganito lang po yung ating interface, kumbaga. Okay, ito po yung ating interface right after po nating i-install yung OBS Studio. Okay, para mangyari po na maging dalawa po ulit yung ating ano dito, screen, is kailangan po nating enable yung Studio Mode. Okay, yun lamang po yung kailangan natin gawin. Baka po kasi nagtataka kayo during the basic tutorial na bakit dalawa yung screen ni sir, dito naman sa aking screen ay isa lang, sabi natin. So, pasensya na po at di ko nabanggit po yung about sa Studio Mode. Yung paggamit ng Studio Mode is very, ano po siya, powerful po siya when it comes sa preparation ng ating ating video presentation. Ganun din po sa pag-pre-present. Okay? So, one more thing po is about po sa ating tools dito. So, sa settings katabi ng ating transition. Okay, dito makikita nyo yung duplicate scene. So, pansinin nyo, naka-uncheck po yan. Wala po siyang check. So, dito naman po is ugaliin po natin na naka-check lang po yan parati. Okay, dito, kung wala pong check yan, ganito po yung effect. So, example po natin, kunwari maglagay ako ng text dyan. Lagay natin as demo yung ating ilalagay. Ayan. Okay, so kung pansinin nyo, kung mag-move ako dito sa preview, sumasama na po yung dyan sa program. Okay, so pero kapag i-check naman po natin yung duplicate scene, okay, pansinin natin dito sa preview, ayan, kung nag-move po ako is hindi po sumasama dito. Okay, mag-apply na lang po itong changes dito sa preview, halimbawa nag-move po tayo dito sa bottom right. I-click lang po natin itong transition, saka doon lang po mag-apply yung ating changes dito po sa kabila. Okay, so yun po yung pinagkaiba. Kapag naka-uncheck po, ulitin ko, kapag naka-uncheck is yun po yung live na changes. Pero kapag naka-check po yan, is ibig sabihin is hindi po konektado si preview kay program screen. Okay, so hopefully is naintindihan po natin siya. Makakatulong po ito sa ating conceptualize ng ating video presentation kung gagawa man tayo in the future. Ayun, so proceed po talaga tayo sa ating topic, which is si hotkey. So si hotkey po is yun po yung ginagamit natin sa OBS para mas mapadali po natin yung pag-control sa mga bagay-bagay natin dito, sa pag-control sa scenes, sa mga sources po natin, at ganoon din po sa mga sources natin na merong special na capability. Okay, so bibigyan ko po kayo ng tatlong types ng ating sources. Okay, meron tayong tatlong types ng sources. So yung una is yung sabihin na lang nating passive. Pag sinabi nating passive, ma-compare natin yun sa mga images, sa mga text, sa mga windows capture, at dun sa display capture natin. Yun po yung mga example ng passive sources. Kumbaga, kaya sinabi nating passive sources kasi
Sa hotkey is makokontrol lang natin yung mga sources na yun to hide or unhide. Okay, number 2, meron tayong mga active na sources. So number 1 dyan na active na sources is yung ating ito, media source, at yung ating VLC video source. Anyway, parehas lang po siya. Itong media source is ito po yung integrated na po na source dito sa OBS. Pero itong VLC video source is makukuha nyo lang po yan once na meron po tayong 64-bit na OBS na naka-install sa ating laptop or computer. At the same time, meron din po tayong naka-install na 64-bit na VLC player. Okay? Pero yung function po nila is almost the same. Okay, mamaya po, madidiscuss po kung ano yung pinagkaiba nila. Nang as in, kunting-kunti lang po. Ayun, so and then yung pangatlong type ng ating sources is yung sabihin na lang nating semi-active. So yung semi-active po is yun po yung ating image slideshow. Okay? Ito po yung ating image slideshow. Bakit ko sinabing semi-passive? Kasi nga po, si image slideshow is itong sources na to, kagaya ng na-discuss ko before, is pwede siyang maging automatic na nag-slideshow o kaya pwede nating i-manual na i-slide by using a hotkey. Okay? So, umpisan po natin sa mga passive sources. Okay? So, in my case, gawin na lang po nating example itong text as our passive sources. Na applicable po ito sa lahat ng nabanggit kong passive sources. Okay, let's say pangalanan natin siya ng text. Then lagayin natin siya ng demo na text. Ayan. So pansinin niyo nga po kung naka-uncheck dito, kung ano man yung nangyayari dito sa kabila, nangyayari na rin po diyan sa program. Okay, so ngayon, gusto ko po na i-hide at saka i-unhide po itong text. So ngayon, kini-click ko po itong hugis mata po dito sa may sources po natin para mag-hide at i-click ko po ulit para mag-unhide. Okay, so pwede po natin gawin yan without clicking sa pamamagitan ng hotkey. Okay, punta po tayo dito sa settings para i-set up na ang ating hotkey. Okay, settings. Saka punta po dito tayo sa hotkeys. Okay, dito sa baba, kung titignan nyo, ito yung scene natin na yan. Yan yung scene. At itong mga nandito sa content niya is ito yung mga sources natin. So, pansinin nyo, ito yung sources natin which is si text. Okay, under dito, show text at hide text. So, ayan. So, assign po tayo ng hotkey po yan. So, let's say gusto po natin na ilagay na hotkey is ito pong si anong tawag dito? Backslash. Okay, ayan. And then, same din po sa hide text para lang po siyang toggle button na, o toggle key na nag-show and hide lang po. Same lang din po yung gamitin natin. Ayan po. So, inassign po natin yan na key. Okay, so wala pong fix po dito. So, kayo po yung bahalang mag-assign po ng inyong hotkey sa bawat sources. Okay? So, kung pansinin nyo, kagaya ng sinabi ko, passive lang siya kasi show text or hide text lang po yung pwedeng gawin kay text po natin. Okay? So, kapag okay po natin yan, pansinin nyo, kanina, kliniklik ko ito para mag-hide or mag-unhide. So, ngayon, ilalayo ko po itong mouse dito. So, kung ipipindot ko ngayon yung backslash, so, ayan, mag-hide po siya at mag-unhide ulit. Okay? Di po ba? So, kahit na hindi po natin siya kliniklik, sa pamamagitan lang po ng hotkey na inassign po natin dyan is nag-hide or unhide na po siya. Okay, so hopefully is na-gets nyo po. Next po na example po natin is yung ating active sources. Unahin po natin yung media source. Okay, ayan. So, lagay po tayo ng media source. So, meron po tayong option dito. Restart playback when source becomes active. Okay? So, lagay lang po natin yan dyan. Huwag na po natin galawin. And then, browse po tayo.
Lagay po nating example is yung ating na-download na music. Okay, itong Grassy Hill from the YouTube audio library. Okay, pagka okay natin yan, so pansinin nyo dito sa aking audio mixer indicator is nag-play na po yung music pero wala pa po kayong marinig. Okay, para po set up po nating mabuti yan at marinig nyo po, so add lang po ako muna dito ng audio capture. Okay, sorry, pasensya, dito tayo sa kabila. Mag set up po ako ng audio capture po dito. Okay, ayan. Balik tayo dito. So ngayon po, para marinig po ninyo, kailangan ko pong dito sa advanced audio properties para mas lalo po ninyong maintindihan kung anong ibig kong sabihin. Then monitor. Ayan. So kung napapansin nyo, nag-play-play pa rin po siya. Okay? At nakikita nyo naman po dyan sa signal indicator. Okay. Ang gagawin po natin is mag-assign po tayo ng hotkey dyan sa ating media source. Okay, punta po tayo ng settings, hotkeys. Dito sa scene, mapapansin nyo, dumagdag na rin si show media source at si hide media source. So since active po itong ating media source, so no need na po sa akin, discarte ko, hindi ko na po siya nilalagyan ng hotkey dito sa show and hide kasi kayang-kaya ko naman po siyang kontrolin dito. Okay, so assign ko na lang po dito sa restart na F5 at saka play and pause F6. Okay, ayan. So at lagyan na rin po natin ng mute at unmute. Ayan. So F7 na rin yung i-assign natin. So we have F5, F6 tapos F7 as media source. Okay. So pagka okay po natin yan, tandaan po natin, start po, restart po yung F5, play and pause po yung F6, saka F7 po yung mute and unmute. Okay? Okay po natin. So pansinin nyo, tumigil na pong nag-play yung ating media source. So kung pipindutin ko po ngayon yung ating F5, since mapapansin nyo po dito na wala pong control para i-play yung ating media source. Okay, so magagamit lang po natin itong media source, ma-play lang po natin siya, mapupause or mare-restart gamit ng hotkey. Ito po yung kagandahan nitong hotkey para sa active sources. Okay, pindutin ko yung F5. Ayun. So nag-play po siya ulit. F6. Ayun, nag-pause po yung ating media source, okay, or ating MP3. Okay, pag pindutin ko ulit yung F6, ayun, magpo-continue. Okay, at pause ulit, ayun, nag-stop po siya ulit. Okay, so lastly, try natin yung F7. F7 is mute. Kung papansin ninyo, yung speaker sound na yan, so pag pindut ko ng F7, ayun, so wala tayo tuloy naririnig ngayon kasi naka-mute po siya. And then unmute ko ulit. Ayun. So tuloy pa rin po yung ating music. Okay? So ayun po yung ating tungkol sa hotkey sa ating active sources. Okay? So dalawa lang po 'yan, yung ating media source o kaya yung VLC video source. Okay? I-pause ko muna 'yan para hindi po tayo maingayan. Next, punta po tayo dun sa tinatawag kong semi-active sources, which is yung ating image slideshow. Okay, huwag na po nating palitan yung kanyang pangalan since alam natin image slideshow po yan. At dito po, slide mode natin, tignan po natin dito sa slide mode, automatic or manual. Manual use hotkeys to control
slideshow, sabi niya. Kung pipiliin po natin yan, ibig sabihin, gagamit po tayo ng hotkey para po mag-slide po yung ating image. Okay? So, try po natin. Maglagay po tayo ng mga image files po natin dito. Okay? Add po tayo. Add files. And then, punta po tayo sa desktop para tumingin po tayo ng ating mga images. So, piliin ko lang po ito. Yan. So, naglagay po ako ng apat. Apat po na pictures. Okay? So, disclaimer po sa mga pictures, kung sino man po yung may-ari ng picture na po ito is hindi ko po siya inaangkin. But for illustration and educational purposes lang po. Okay? And then, transform po natin siya stretch to screen para po maging ano po. So, kung papansin ninyo, hindi po siya nag-slideshow na mag-isa. Kasi hindi po natin nilagay as automatic. So, punta po tayo ngayon dito sa settings para lagyan ng hotkey. And then, hotkeys. Ayun. So, meron po tayong image slideshow na sariling hotkey dito, sariling portion. Even though under siya kay scene, meron ulit show image at hide slideshow. So, dito meron po siyang sarili din, independent. Okay, so itong play and pause, restart at stop, ito po yung pwede po nating ilagay kapag naka-automatic po. Pero kung gusto natin ng manual na slideshow, is dito lang po yung ating lalagyan. So, for example, gusto natin itong next slide, lagyan po natin siya ng hotkey na tuldok. At ito pong previous slide is si comma. Kama. Okay, pagka okay po natin yan. So, kung next picture, pindutin ko lang yung tuldok. Ayun, so nag-proceed po siya. Kung gusto ko ng previous image, pindutin kong koma, ayun, bumalik po siya. Okay, di po ba? So, magandang maganda po ito kapag halimbawa is gumagamit din po tayo ng mga images na extracted from PowerPoint presentation. Okay, anyway, sa mga susunod na video, labas lang po tayo ng konti sa topic. Meron din po akong ipapalabas po natin sa mga susunod na videos po natin kung paano ba mag-present ng PowerPoint presentation sa ating OBS. Okay? So, kaya nga po sinasabi ko sa inyo parati, subscribe at hit the notification bell at ang subscribe button para sa mas marami pa pong video. So, ayan, pansinin nyo. So, ginagamit ko lang po yung ating hotkey para mapa-slide po itong ating image slideshow. So ayan po, tapos ko na pong dinescribe at diniscuss yung ating tatlong klase ng sources. So we have the passive sources, which is yung mga image, text, display capture, Windows capture, at iba pa. Ang naiiba lang po dun sa kanila is si media source at saka si VLC video source. Okay? At ganun din po si active source po kasi meron pong play, restart, play, pause, mute, and unmute po na mga command po sa hotkeys. Samantalang si semi-active sources po natin, which is si image slideshow, is kaya tinawag ko siyang semi-active lang kasi kagaya lang po siya ni image, yun nga lang, pwede po natin siyang i-slide. Okay, wala pong sound na naririnig, wala pong video na mas nagiging interactive. Kaya tinawag ko po siyang semi-active sources. Okay, so bago ko makalimutan, i-discuss ko lang po kung ano yung pinagkaiba ng VLC video source kay media source. So, pakita ko lang po sa inyo. So, sa kay VLC video source, kung maglalagay po tayo ng ganyan, so ito lang po yung pinagkaiba. Dito, may playlist po tayo. So, pwede po tayong maglagay ng kahit ilan po na gusto nating mga videos or kanta na magkakasunod-sunod po yun na mag-play pag meron po tayong VLC video source. Unlike po kay media source, na isa lang po yung pwede po nating ilagay sa isang media source. Unlike kay VLC video source, na pwede po nating
pagsasabay-sabayin ilagay at magkakasunod-sunod po yan na mag-play-play. Depende po sa pag-arrange po natin dito. Okay, so yun lamang po yung pinagkaiba ni VLC at saka ni media na sources po natin ng ating videos. Okay, so yun lamang po ang ating video tutorial regarding hotkey po sa video po na to, at hopefully is marami po tayong natutunan. So para po sa maraming video, so ulitin ko lang po, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell for more videos in the future. So sana is ma-share po natin at marami pa po tayong ma-inspire at matulungan sa paggamit ng ICT. Yun lamang po at maraming salamat. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa ating next video.